Ang unang gagawin ni Carl Yodi ay i-reorient ang ating sistema ng ekonomiya. Sa halip na unahin ang kapakanan ng mga negosyante, uunahin natin ang kapakanan ng kabuhayan at kagalingan ng ating mga mamayan. Dapat ay kabuhayan ng mga mamayan, hindi tubo. Pauunahin natin ang ating agrikultura at industriya. Hindi po pwede sa habang panahon, lahat ng ating pangailangan ay i-import natin. Kinakailangan natin mag-produce ng sarili nating pangailangan. Sa mga manggagawa, kinakailangan natin, bigyan natin ng empower sila. Payagan natin at palakasin natin ang union ng mga manggagawa. Ipatigil natin ang sistemang kontraktualisasyon sa magitan ng pagbuwag ng mga manpower agency. At itaas natin ang sahod ng mga manggagawa sa mga probinsya kapantay ng sahod sa Metro Manila. At yung ating mga MSME ay kinakailangan natin tulungan. Mag-aalat ang gobyerno ni Leonel D. Guzman ng 125 billion para suportahan yung ating mga maliliit na negosyante upang makapag-create o mabalik yung mga manggagawang nawala ng trabaho na kailang mga empleyado. Sa mga magsasaka, bubuhusan natin ng pondo ang ating mga magsasaka upang mainganyo sila na maglumikha ng pagkain, yung ating mga mangingisda nang magkaroon ng sapat na pagkain sa palengke at magkaroon ng oportunidad ang ating mga mamayan na mabili ang kailang pagkain kailangan lalo na sa panahong ito ng pandemya. Ipatitigil natin ang rice tariffication law upang sa ganon ay tumaas muli ang halaga ng palay ng ating mga magsasaka. Yung sa mga mayayaman, kinakailangan natin para mabaliit natin ang inequality sa ating bansa. Dahil sobra-sobra na ang layo, kinakailangan natin mag-impose ng wealth tax. 20% wealth tax kaagad sa mga mayayamang mula hanggang 500 na mga milyonaryo at bilyonaryo. At yung perang magagamit, makukuha natin dito ay isupport natin sa mga magsasaka, isupport natin sa mga sektor ng kalusugan, isupport natin sa paglikha ng mga ng trabaho. Yung sa utang, itigil natin ang masyadong malaking pag-utang, i-review natin ang automatic debt appropriation at i-refill ito. At yung mga pagbabayad, itigil muna natin within 5 years at yung maiipon dito, idagdag ulit natin para sa pangailangan natin sa pagbago ng ating ekonomiya. Yung yaman ng mga Marcos na ninakaw nila, bawiin natin. Bawiin natin at ito'y panibagong dagdag na pondo na kailangan natin para sa ating bayan. Sa politika, kailangan natin ang partisipasyon ng mga mamayan. Magkaroon ng direct democracy, hindi demokrasya ng mga elitista. Palakasin natin ang partisipasyon ng ating mamayan sa pag-gobyerno. Yung sa barangay, meron diyang Barangay Development Council, paunlarin natin yan. At mag-participate ang ating mamayan sa pag-gobyerno mula sa barangay hanggang sa national. Sa human right, kinakailangan natin i-restore ulit yung nasalaula na karapatang pantao. Malayo na ang inabot ng ating lipunan sa paggalang sa karapatang pantao. Ibalik natin yon sapagkat walang importante sa lipunan ito kundi ang buhay ng ating mga kababayan. Yung moro, kilalanin natin yung kapasyahan ng ating mga kapatid ng mga moro sa pagpapasya sa kailang sarili. Yung totoong autonomiya ay ibigay natin. Foreign policy, kinakailangan natin ang independent foreign policy. Makipagkasundo lamang tayo sa mga taong kumikilala o sa mga bansa na kumikilala sa ating soberenya, sa ating territorial integrity, sa lahat ng ating mga paluntunan dito sa ating bansa. Kinakailangan fair, mutual ang benepisyo sa pagitan ng ating mga magiging kasundo. Sa social development, yung sektor ng serbisyo, dapat akuin uli ng gobyerno yan. Huwag natin ibigay sa pribado. Dahil pag nasa pribado, ginagawang negosyo, nilataas ang presyo, nahihirapan ang tao. Kinakailangan akuin ng gobyerno ang responsibilidad niyan para gamitin ang sektor ng serbisyong ito sa pagsisilbi sa ating mga mamayan. Yung tubig, yung kuryente, yung hospital, yung eskwelahan, at saka yung kalsada. Dapat yan ay responsibilidad ng gobyerno para matiyak ang totoong serbisyo sa ating malaking negosyante. Yung climate change, harapin natin ito dahil ito isang pangatlong problema natin sa kasalukuyan. Hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Yung krisis sa kabuhayan, krisis sa kalusugan at itong klima. Kinakailangan natin unti-unti na tayo mag-shift from fossil fuel. Maraming maraming salamat po, Carl Yodi D. Guzman.